Fergus POV, araw ng check-up ni Lola. Kahit na hindi maayos ang relasyon ko, sa may-ari ng Amadeo Medical Center, doon ko pa din dinadala si Lola Corazon. Mas komportable kasi siya sa ospital na ito. Isa pa, kasundo nito ang kanyang doktor kaya kahit gusto ko itong dalhin sa ibang ospital, ayaw nito. Mas panatag na daw kasi ang kanyang kalooban sa ospital na yon. Mabuti na lang at bumalik sa dati ang trato sa akin ni Lola Corazon. Napatunayan ko din kung gaano ako kahalaga dito kaya kahit na dumating ako sa punto na wala na akong gana pang mabuhay. Pinilit kong maging matatag. Gusto kong makabawi sa lahat ng sakripisyo na ibinigay nito sa akin. Hindi mo na ako kailangan pang isakay sa wheelchair na yan, Fergus. Kaya ko na maglakad at isa pa, hindi mo na kailangan pang lumiban sa opisina para dalhin ako dito. May driver naman ako at nandyan naman si Tonya para samahan ako dito. Wika ni Lola Corazon nang buhatin ko ito palabas ng sasakyan at pinaupo sa kanyang wheelchair. Oo, kaya pa nito maglakad pero mahina na ito dahil nagre-reklamo na palagi daw sumasakit ang kanyang tuhod. Ayaw ko namang mahirapan ito kaya hanggat maaari mas gusto kong umupo na lang ito ng wheelchair lalo na kapag nasa labas kami ng bahay. La, delikado para sa'yo maglakad. Baka mamaya bumagsak ka pa eh. Mas malaking problema kapag mangyari yun. Sagot ko dito habang dahan-dahan kong tinutulak ang wheelchair nito. Agad namang sumunod sa amin si Tonya. Lagi ko itong isinasama kahit saan magpunta si Lola. Mula noon hanggang ngayon, ito ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa pag-aalaga kay Lola. Kung nandito lang sana si Criselda, hindi mo na sana dapat gawin ang bagay na to. May isa pa sanang tao na mag-aalaga sa akin na malapit sa puso ko. Mahina nitong wika. Hindi ako nakaimik. Hindi talaga maiwasan ni Lola na banggitin ang pangalan ni Criselda sa lahat ng oras. Wala pa din bang balita sa kanya, Fergus? Muling tanong nito. Sandali akong hindi nakaimik. Ramdam kong lungkot sa boses ni Lola. Habang binabanggit ang katagang yun. Hayaan niyo po, La. Ipapahanap ko ulit siya. Sagot ko dito. Pagkatapos ay dumako ang tingin ko sa mga naglalakad sa unahan namin. Agad na napakunot ang noko nang makita kong figura ni Matias. Nasa unahan nito ang isang batang lalaki at isang babae. Kumabog ang dibdib ko na mapansin kong figura ng babae. Pati na din ang lakad nito. Kahit na nakatalikod to sa amin ay hindi ako maaaring magkamali. Si Criselda ang nasa aming harapan. Criselda! Hindi ko maiwasang tawag dito. Napansin ko pang pagtigil nito at lumingon sa kinaroroonan ko. Nalaki ang aking mga mata nang makita kong itsura niya. Sa wakas, nandito na siya. Nandito ng babaeng matagal ko nang hinahanap. Napansin kong pagkagulat sa itsura nito nang makita ako. Sandali itong tumitik sa akin at kay Lola Corazon. Dali-dali ko naman tinulak ang wheelchair ni Lola patungo sa kinatatayuan nito. Pero nagulat ako nang biglang humarang si Matias. Good afternoon po. Nasa kabilang opisina ni Dr. Santos. Wika nito. Agad kong binitawan ang wheelchair ni Lola at hindi pinansin si Matias. Diretso akong naglakad sa kinaroroonan ni Criselda na noon ay nag-umpisa ng humakbang palayo sa amin. Criselda, wait! Tawag ko dito. Hinawakan ko pa to sa braso para lang harapin ako. Hindi kita kilala, mister. Bitawan mo ko. Sagot nito sa malamig na boses. Natigilan naman ako tinitigan ito sa mga mata. Criselda, paanong hindi kilala? Imposible, sagot ko dito. Pagkatapos ay unti-unti natuon ang atensyon ko sa batang nasa tabi nito. Akmang hahawakan kong batang yun nang muling nagsalita si Criselda. Let's go, Cedric, wika nito sa batang kasama at agad akong tinalikuran. Naiwan naman akong parang isang tuod habang nakatitig sa paglayo sa akin. Napansin ko pang agad silang sumakay ng elevator. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo, best friend. Narinig ko pang wika ni Matias mula sa likuran ko. Halatang panguuyam sa boses nito kaya naman agad ko itong nilingon. May kinalaman ka ba dito? Seryoso kong tanong. Nakita ko pang pangiti nito bago sinulyapan si Lola. It's not appropriate kung mag-aaway tayo sa harap ng Lola mo. Sagot nito. Pagkatapos ay tinalikuran ako. Iho, sundan mo si Criselda. Ibalik mo siya sa bahay. Agad na wika ni Lola. Baka sa boses nito ang panik.
Hindi ko naman alam kung sino sa dalawang susundan ko. Si Griselda na tuluyan na nakasakay sa elevator o si Matias na pupunta sa kabilang dako. Sinenyasan ko si Tonya na siya na munang bahala kay Lola. Pagkatapos ay agad kong sinundan si Matias. Matias, kailangan nating mag-usap. Anong ginawa mo? Ikaw ba naglayo kay Griselda sa akin? May kinalaman ka ba dito? Tanong ko muli. Imposibleng wala itong kinalaman. Halatang magkasama sila ni Griselda. Isa pa? Sinong batang yun? Siya na ba ang anak namin ni Griselda? Biglang kumabog ng hustong puso ko. Tumigil ito sa paglalakad sa sindipat ako ng tingin. Wala kong panahon para makipag-usap sa iyo, Fergus. Matagal na tayong walang kaugnayan sa isa't isa. Hindi ko responsibilidad na sagutin ang tanong mo. Sagot nito sa seryosong boses. Agad kong naikuyom ang aking kamao. Anak ko bang batang yun? Seryoso kong tanong. Nakita kong pagnisi nito. Fergus, kailan ka pa nagkaroon ng interes para magkaanak? Ang naalala ko, gusto mong ipalaglag ang anak na ipinagbubuntis noon ni Griselda. Bakit parang nagbago yata ang isip mo ngayon? Tanong nito na bakas ang pang-insulto sa boses. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Gustong gusto ko na itong sapakin, pero nag-aalangan ako. Hindi makukuha ang lahat sa dahas. Kailangan ko makipag-usap ng matino dito kung gusto ko makakuha ng maayos na impormasyon. Wala ka na doon, Matias. Ang tanong ko sagutin mo. Anak ba namin ni Griselda ang batang yun? May kinalaman ka ba kaya hindi ko matagpuan si Griselda kahit anong gawin ko? Muli kong tanong. Parang gusto kong magwala. Sa ikalawang pagkakataon, gusto ko na naman itong agawin ng babaeng mahal ko. Kung sasabihin kong oo, ang sagot sa lahat ng tanong mo, may magagawa ka ba? Kaya mo bang ibalik ng mga panahon na nakagawa ka ng kasalanan sa kanya? Sinira mong buhay niya. Hindi ka ba nahihiyang lumapit ulit sa babaeng minsan mo nang pinakulong? Tanong nito sa akin. Natigilan ako, hindi ako nakaimik. Matagal na kayong wala ni Griselda. Hindi mo na siya mababawi sa akin. Wika nito sa seryosong boses. Pagkatapos ay agad itong naglakad palayo sa akin. Muli ko itong sinundan. Asawa't anak kong pinag-uusapan natin dito, Matias. Hindi mo sila maagaw sa akin. Muli kong babawiin sa'yo si Griselda kasama ng anak namin. Ako lang may karapatan sa kanila. Wika ko dito. Huminto ito sa paglalakad at muling bumaling sa akin. Nagawa ko na, Fergus. Matagal ko na silang nakuha sa'yo. At hindi ganun kadali para mabawi mo siya sa akin. Ako ang karami ni Griselda nung mga panahon na lugmok siya. Ako ang naging sandala niya nung mga panahon na pakaramdam niya nag-iisa na lang siya. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na sila. Masaya na sila sa piling ko. Sagot nito. Para naman akong sinapak ng makailang ulit sa sinabi nito. Hindi kayang tanggapin ng buong sistema ko ang sinasabi nito sa akin ngayon lang. Sa totoo lang, gustong gusto kong pagpira-pirasuhin ito ng makailang ulit sa sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko matatanggap na mapunta sa ibang lalaking asawa ko. Lalo na ngayong nakita ko ng anak namin. Ang anak namin na siyang naging bunga sa masaya naming pagsasama noon. Pwes, huwag kang magpakampante. Babalik siya sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Akin na si Griselda. Tandaan mo yan. Seryoso kong sagot dito. Pagkatapos ay kagad ko na itong tinalikuran. Mabilis ako ng lakad sa kinaroroonan nila Lola. Hindi ko na sila nakita sa pinag-iwanan ko sa kanila kanina. Agad na akong dumiretso sa klinik ni Dr. Santos. Nadatnan kong inuumpisahan na nitong suriin si Lola. Pakaramdam ko, nanginginig ang buong katawan dahil sa matinding galit. Ngayong nakita ko na ulit ang asawa ko, hindi na ako papayag na malayo ito ulit sa akin. Mahal ko siya. At hindi ako papayag na tuluyang siyang maagaw sa akin ni Matias. Iho, nahabol mo ba siya? Suyuin mo siya. Ibalik po sa bahay natin si Griselda. Hindi ko na namalayan na tapos na palang tingnan ng doktor si Lola. Nakatayo ito sa harap ko. Habang titig na titig sa akin. Hayaan mo lang. Gagawin ko lahat para maiuwi ka agad siya sa bahay natin. Ngayon, kailangan niyo munang umuwi para makapagpahinga. Nandito lang sa ospital si Griselda at aabangan ko siya dito. Seryoso kong sagot. Agad naman itong tumango. Pagkatapos ay binalingan ko si Tonya. Ikaw na munang bahala kay Lola. Bilin ko dito. Napatango naman kaagad to. Pagkaalis nila Lola at matyaga ako naghintay sa parking. Hinanap ko pang sasakyan ni Matias. Alam kong lalabas din sila sa ospital na yan. Dito ko sila aabangan sa labas.
Wala pang halos 2 oras ako naghintay sa labas ng ospital nang mamataan kong paglabas ni Crisalda at ng batang kasama nito. Naikuyom kong aking kamao na mapansin ko na nakasunod dito si Matias. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata na mapagmasdan kong itsura ng batang lalaking kasama nito. Walang duda, anak ko nga siya. Nararamdaman ng puso ko na anak ko siya. Agad akong bumaba ng kotse at sinalubong sila. Nakita kong pagkagulat sa mukha ni Crisalda na makita ako. Ano na naman, Fergus? Agad na wika ni Matias. Hindi ko to pinansin at hinawakan sa kamay niya si Crisalda. Agad ko naramdaman ang pagpiglas nito pero hindi ko to binitawan. Bitawan mo siya, Fergus. Huwag kang bastos. Gigil na wika ni Matias sa akin. Hindi ko to pinansin bagkos tinitigan ko sa mukha niya si Crisalda. Malamig ang titig na pinukol nito sa akin. Bitawan mo ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Matagal nang tapos ang kung anumang namamagitan sa ating dalawa noon. Wika nito. Hinila pa nitong kamay niyang hawak ko. Pero hindi ko to binitawan. Kausapin mo ko. Hayaan mo ko magpaliwanag, Crisalda. Sagot ko dito. Agad itong umiling. You're bad! Bitawan mo si Mama! Natigilan ako na marinig ko na nagsalita ang batang hawak ni Crisalda. Agad na natuon ang atensyon ko dito. Hindi ako makapaniwalang kaharap ko na ngayon ang anak ko. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ko kay Crisalda, kaya nakawala ito sa akin. Crisalda's POV. Hindi ko akalain na sa maikling panahon na pananatili namin dito sa Pilipinas ay agad na magkukurs ang landas namin ni Fergus. Kung alam ko lang sa ospital din pala na ito nagpapacheck up si Lola Corazon, hindi na sana ako nagtangkapang umapak dito. Ininsist ko na lang sana kay Matias kanina na sa kondo na lang kami dederecho. Kahit mag-taxi na lang kami, ayos lang sana. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako pero kita kong lungkot sa mga mata ni Fergus habang nakatitig sa aming dalawa ni Cedric. Kapansin-pansin ang malaki nitong pinagbago. Wala nang dati nitong makinis na mukha at kapansin-pansin ang napabayaang tumubong balba sa mukha nito. Mukhang ilang araw na itong hindi nakapag-ahit. Pumayat din ito't ibang-iba na sa dating Fergus na nakilala ko noon. Halos 2 oras din kaming nagstay sa klinik ni Doc Sandra. Gusto ko makasiguro na wala na si Fergus sa ospital na ito bago lumabas. Natatakot akong isipin na baka abangan kami nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin maikakailang malaking takot na naiiwan sa puso ko. Malaking trauma ang ginawa nito sa buhay ko noon. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin ang bagay na yon. Hanggang ngayon, natatakot ako sa isiping baka kung ano naman ang gawin nito sa akin, sa amin ng anak ko. Marahan ako na pabuntong hininga nang maalala ko si Lola Corazon. Napansin kong tuwa na nakarehistro sa mukha nito na sulyapan ko to kanina. Gustuin ko man itong lapitan para kamustahin kaya lang hindi pwede. Baka hindi ko na naman mahindian to kapag mahinilingin to sa akin. Maayos ang trato nito sa akin noon at mahirap itong hindian sa kung ano man ang hilingin niya. Isa pa nasa tabi nito si Fergus at natatakot ako sa kanyang presensya. Ayoko na magkaroon pa ito ng pagkakataon na makalapit sa amin na anak ko. Sigurado ka bang wala na si Fergus sa ibaba? Agad na tanong ko kay Matias habang nasa elevator kami. Pauwi na kami ng kondo at sinigurado nito na nakaalis na daw sila Fergus kanina pa. Tapos na umano ang check-up ni Lola Corazon. Don't worry, kahit na nasa ibaba pa si Fergus, huwag ka matakot, nandito ako. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Nakangiti nitong sagot. Agad naman ako napatango, hindi pa rin ako mapalagay. Nakahinga ako ng maluwag. Nang pagkalabas namin ng ospital, walang ni kahit anino ni Fergus ang aking nakita. Pero ang tuwang yon ay kagad na napalitan ng takot na nakita ko na bigla itong lumabas sa isang sasakyan. Nagmamadaling naglakad palapit sa amin at agad akong hinawakan sa braso. Nagulat ako sa ginawa nito, lalo na't kitang-kita ko sa mga mata nitong pakiusap, ang pagsusumamo. Bitawan mo si Mama! Bad ka! Napakislot pa ako nang biglang nagsalita si Cedric. Agad akong pumisi kay Fergus nang matuon ang atensyon nito kay Cedric. Pagkatapos ay mahigpit kong hinawakan ang aking anak at naglakad palayo dito. I love you, Crisalda. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko. Wika nito. Hindi ko inaasahan yun. Hindi ko mapigilang mapahinto sa paglalakad. Pigil ko ang aking sarili na huwag miyak. Hindi pwede, kasama kong anak ko.
Tsak na magtatanong ito sa akin tungkol sa kanyang mga nakikita at naririnig. Ano na naman, Fergus? Bakit ba ayaw mo pang tumigil? Narinig ko pang sigaw ni Matias. Napatigil ako sa paghakbang at nilingon ng mga ito. Agad kong napansin ang galit na aura ni Matias habang tinutulak si Fergus. Napansin ko naman ang galit sa mukha ni Fergus at agad na inundayan ng suntok si Matias. Agad kong nabitawan si Cedric at binalikan sila. Ano ba? Tama na! Ano bang problema mo? Galit kong tanong dito. Agad kong dinaluhan ang natumbang si Matias. Inalalayan ko pa itong makatayo. I love you. Narinig mo ba yun? Yan ang problema ko, Criselda. Simula nang mawala ka sa piling ko, mahal na kita. Wika nito sa seryosong boses. Hindi ako nakahuma. Biglang kumabog ang puso ko sa narinig dito. Hindi ako makapaniwala. Sumakay na kayo sa kotse, Criselda. Ako nang kakausap sa kanya. Seryosong wika ni Matias. Parang bigla akong nawala ng lakas. Napatulala ako habang patuloy na umalingaw-ngaw sa pandinig kong katagang binitawan ni Fergus. Mga katagang matagal ko nang gustong marinig dito. Ilang pagniniig ang nangyari sa amin noon. Pero hindi niya man lang nabanggit sa akin ang salitang yun. Parang may kung anong mainit na bagay na humaplo sa puso ko at nilingon si Matias. Pwede bang mauna na kayo sa kotse ni Cedric? Kakausapin ko lang siya. Wika ko kay Matias. Agad ko napansin ang nakaguhit na pagtutol sa mukha nito. Huwag ka magtiwala sa kanya, Criselda. Alam mo kung gaano kasama ang taong yan. Huwag mo kalimutan kung paano kanya sinaktan noon. Seryosong sagot ni Matias. Please, hayaan mo munang kausapin ko siya. Kahit ngayon lang. Nakikiusap kong wika. Narinig ko pang malakas na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Fine, sumunod ka kagad sa amin sa kotse. Sagot nito sa malamig na boses. Tinapunan pa niya ng matalim na titig si Fergus bago tuluyang tumalikod. Hinawakan itong nakikiramdam na si Cedric at hinila papasok sa loob ng sasakyan. Wala naman akong nagawa kung hindi harapin si Fergus. Pilit kong pinapatatag ang aking kalooban. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Hindi ako pwede magpadala sa nararamdaman ko dito. Alam kong magpasa hanggang ngayon, eto pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Once and for all, gusto ko nang palayain ang sarili ko mula sa anino nito. Siguro, ito nang pagkakataon ko para mangyari yon. Gusto kong mamuhay ng malaya't malayo sa takot. May sasabihin ka ba? Bilisan mo lang dahil may pupuntahan pa kami. Wika ko dito, sa pinakakaswal kong boses. Nakita kong pagtitig sa akin ni Fergus sa kanapailing. Bakit kasama mo siya? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita sa akin, Criselda? Alam mo bang ilang beses kitang pinahanap? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo? Wika nito sa seryosong boses. Para ano pa? Para saktan? Para tuluyang sirain ang buhay ko? Fergus, isang masamang bangungot ang nangyari sa atin. Wala akong pangarap noon kung hindi marinig kong katagang binanggit mo kanina. Sobrang sakit na ginawa mo sa akin. Alam mo bang gusto ko nang sumuko sa lahat ng sakit na pinadama mo sa akin noon? Naiyak na sagot ko dito. Kung hindi lang dahil sa anak ko, baka tuluyan na akong nalugmok? Pagpapatuloy kong wika dito. Sorry, I'm sorry, Criselda. Inaamin ko, naging gago ako. Naging masama ako sa'yo, sa anak natin. Right, sa anak natin, please. Gusto ko makilala ang anak natin, Criselda. Puno ang pagsusumamo sa boses nito habang binabanggit ang katagang yun. Napakurap ako sabay iling. Hayaan mo na kaming mabuhay nang wala ka. Masaya na anak ko sa piling ko. Sa piling ni Matias, sagot ko. Agad na gumuhit ang pait sa mukha nito pagkatapos kong banggitin ang katagang yun. Siya na ba? Siya na bang pinalit mo sa akin? Tanong nito. Natigilan ako. Hindi ako makaimik. Come on, sagutin mo ko. Siya na bang nagmamay-ari ng puso mo? Tuluyan mo na ba akong kinalimutan? Ang lahat ng pinagsamahan natin. Muling tanong nito. Agad na tumulong aking luha. Kung alam lang nito na kanina ko pa siya gustong yakapin. Kung alam lang nito na kahit saglit lang, hindi ito nawala sa puso ko. Kaya lang hindi pwede. Ayaw ko nang sumugal pa. Ayaw ko nang masaktan muli. Wala ka na doon. Siya ang karami ko nung mga panahon na pakaramdam ko nag-iisa na lang ako. Hindi niya ako sinukuan. May kanya-kanya na tayong buhay. Palayain na natin ang isa't isa. Sagot ko't kagad na pinunasan ang luha sa aking mga mata. Agad ko napansin na mapakala nitong pangiti. Paano ako? Gusto ko din makilala ang anak ko. Dugo at laman ko din siya at sana.
Huwag mong kalimutan yun, Griselda. Paano si Lola Corazon? Alam mo bang matagal na siyang umaasa na muli kanya makaharap? Tanong nito. Napakurap ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng guilt, ng awa para kay Lola Corazon, lalo na nang nakita ko nakaupo na lang ito sa wheelchair. Puro kabutihan ang pinapakita sa akin ni Lola Corazon. Minahal niya ako na parang isang tunay na apo. Naging pantay ang pagtrato nito sa akin at kay Fergus. Masakit para sa akin na nakikita ko nahihirapan habang nakaupo sa wheelchair. Dadalawin ko siya. Hindi man ngayon pero baka sa susunod na araw, ikamusta mo na lang ako sa kanya. Sagot ko sa malungkot na boses. Nakita ka niya kanina. Gusto ka niyang habulin. Pero sa sitwasyon niyang yun, maati mo bang paghintayin pa siya ng matagal? Alam mo kung gaano kakahalaga sa kanya, diba? Please, Griselda, kahit para kay Lola na lang. Bisitahin mo naman sana siya. Magpakita ka naman sana ng kahit na konting pag-aalala sa kanya. Nakikiusap nitong wika. Hindi pa ako ready sa ngayon. Hayaan mo muna ako makapag-isip, sagot ko. Hindi to nakaimik na mayaning katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakakailang ang titing na binibigay nito sa akin. Parang binabasa nito pati ng kaluluwa ko. Ang laki na pinagbago mo. Siguro siya ng mahal mo. Turuyan mo na siguro kung kinalimutan. Griselda, please, bumalik ka na sa akin. Muli nating buuhin ang lahat. Magsama tayo katulad ng dati. Nakikiusap nitong wika. Agad akong umiling. Marami na nagbago sa loob ng ilang taon na lumayo kami sa'yo. Pakiusap lang, huwag mo na kaming guluhin pa. Seryoso kong sagot. Hindi to nakaimik, umiling ito ng makailang ulit. Paano ako? Paano anak natin? Gusto ko makilala niya ako bilang ama niya. Gusto ko makabawi sa ilang taon na hindi ko siya nakasama. Gusto ko makabawi sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa kanya. Nagsusumamo nitong wika. Sandali ako nag-isip bago ito hinarap. Bigyan mo muna ako ng time para masabi ko sa kanya kung anong totoo. Sa ngayon, si Matias ang tinatawag niyang papa. Ayaw kong guluhin ang isip ng anak ko, Fergus. Sagot ko dito. Agad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito, kasabay ng pagkuyom ng kamao. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng guilt. Huwag mo sanang makalimutan na kahit anong mangyari, kasal ka pa rin sa akin, Griselda. Legal yun at sana pag-isipan mong lahat ng desisyon mo. Alam kong malaki ang pagkakamali ko. Pero taus-puso akong humihingi ng kapatawaran sa'yo. Hindi na importante sa akin kung mapapatawad mo ba ako, pero sana lang huwag mo ipagkait sa akin ang anak ko. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Pagkatapos, mabigat ang loob ko, natuluyan ko na itong tinalikuran. Anong mangyayari ngayon tila wala sa isip ni Griselda ang muling pakisamahan si Fergus? Ano ang gagawin ni Fergus para mabawi ang mag-ina niya kay Matias? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.